Hello guys, welcome to GLM TV. For today's video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano mag-register ng SIM card. So, kung kayo, hindi pa po kayo nakapag-register ng inyong SIM card at kayo po ay smart o kaya talk and text SIM card user, ang video ito po ay para sa inyo. So, ano ba yung mga kailangan natin bago tayo makapag-register ng SIM card? So, unang-una, dapat meron po kayong SIM card. So, pwedeng existing SIM card o kaya bagong SIM card. Yung existing SIM card po, i-re-register po natin yan. Kailangan natin i-register para hindi po siya ma-deactivate. Yung bagong SIM card naman, kailangan pong i-register muna natin yan bago nyo siya magamit o bago siya ma-activate. So, yung mga SIM card na yan, dapat po naka-insert na dun sa inyong mga cellphone. Yung cellphone nyo po, hindi kailangan touchscreen. Kahit po di keypad yung inyong cellphone, basta nakaka-receive siya ng text, pwede nyo po yung magamit. So, pag po kasi nag-register tayo, magsisend po ng OTP dun sa SIM card number na i-re-register ninyo. Kailangan ma-receive nyo yung OTP bago po kayo makapagpatuloy sa registration. So, pangalawa, kailangan nyo po ng ID. Valid ID po. Yun pong list ng valid ID, papakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung mga valid IDs na pwede nyo gamitin. Ay, lalagay na rin po natin dun sa description para po meron po kayong reference kung ano yung mga valid IDs na pwede nyong magamit dun sa registration. So, wag na natin patagalin. Umpisan na natin, pero bago yan, mag-intro po muna tayo. Okay guys, nandito na tayo sa ating cellphone. Ngayon, magre-register na tayo ng ating smart SIM card. So, open natin yung ating browser. Then, lagay natin dito sa address bar, simreg.smart.com.ph or smart.com.ph/simreg. Okay, ito na yung portal kung saan tayo pwedeng mag-register ng ating SIM card. So, nakalagay dito, start registration here. So, bago natin ilagay yung ating phone number, check muna natin ano yung mga valid IDs gagamitin natin. So, ito yung mga valid IDs na pwede nyong gamitin. Bago kayo mag-register, dapat i-prepare nyo muna itong mga IDs na to. Then, umpisan na natin. Enter your mobile number. So, may nakalagay na dito 63. So, hindi na natin kailangan ilagay yung 0 dun sa ating cellphone number. Yung first digit na 0. So, mag-umbisa na tayo. Imbis na 0, 63, nakalagay na. Okay. Pag nailagay na natin yung ating number, tap natin tong checkbox. I have read and understood the term and condition. Tap natin yan. Lagyan natin ng check. Tapos, pwede na tayong mag-send ng OTP. So, i-ready nyo na yung inyong cellphone kung saan naka-insert itong number o yung SIM na to. So, tap natin tong send OTP. So, yung SIM card ko, nakalagay siya dun sa aking cellphone na di keypad lang. So, hintayin lang natin. So, meron siyang 2 minutes para ma-receive yung OTP. So, kapag hindi niya na-receive, tatap nyo lang yung resend OTP. Then, hindi siya katulad nung sa Globe. Sa Globe kasi 5 minutes. Dito sa Smart, 2 minutes lang. So, okay na, receive ko na yung OTP. So, ilagay lang natin yung OTP dito sa baba. Okay, lagay ko na. So, pag nalagay nyo na, tap nyo lang yung verify OTP. Okay. Your mobile number was successfully verified. So, tap lang natin, okay. Then next, type of registration. So, select the type of registration. So, ang pamimilian, I'm registering a newly bought SIM. So, kung bago yung SIM card, so ito pipiliin nyo. Then next, I'm registering my old SIM. Kung existing na yung SIM, ginagamit nyo na, yun yung pipiliin nyo. I'm registering a newly bought SIM for a minor kung parent kayo or guardian at nire-register nyo yung SIM card para dun sa inyong
kapatid o anak na walang valid ID. So, yung pang-apat, I'm registering an old SIM for a minor. So, kung meron na silang ginagamit na SIM card, yung mga minors, yung inyong kapatid o yung inyong anak na wala pang ID, so, pipiliin nyo yung pang-apat. So, yung akin, old SIM card. So, yung pangalawa. Okay? Nationality. Then, ID card number. So, pipili tayo ng ID. So, yung akin. So, ito yung list ng mga valid IDs na pwede nyong gamitin. Okay. UMID ID. Tapos, upload valid ID. So, tap natin yung upload. So, maximum of 5 MB dito sa Smart. Sa Globe kasi, maximum of 2 MB lang. Okay. Tap natin yung ating ID. Then, done. So, accepted file size, JPG, JPEG, PNG. Okay. Upload na natin. Then, tap natin tong upload selfie. So, pwede kayong gumamit ng camera. Magpipicture kayo. Then, tap lang natin yung picture. Then, done. Oh, same din. Maximum 5 MB. JPEG, JPG, or PNG. File format yung picture. Then, card number. Okay, then first name, middle name, so kung wala kayong middle name, tap nyo lang itong I have no legal middle name. So pwede kasing wala kayong middle name. Then last name, birthday. Then, sex. Okay. So, double check lang natin yung details natin. Okay. Pag okay na yung details, tap nyo lang next. Okay. Present or official home address. So, house lot number. So, wala tayong house lot number. Street. Lagay natin yung ating village or subdivision, unit, floor number, building. Okay, okay. Then province, city. Then, barangay. Zip code. Alternate contact number. So, kung mayroon kayong ibang contact number na pwede nyo ilagay, ilagay nyo lang dito. So, ang nakalagay dito, please input at least one contact information. We'll be using this to contact you in case we need to further validate information you provided. So, ilalagay natin. Lagyan na lang natin dalawa. So, contact number tsaka email address. Okay, double check natin info. Tap natin tong next. Okay, summary. So, ito na yung mga information na nilagay natin kanina. So, nakasummarize na siya. Double check nyo na lang kung tama. Then, pag okay naman, tap natin tong checkbox. Lagyan natin ng check. Okay. I do hereby attest that I personally accomplished the registration, information, identification,
documents provided are true, accurate, and correct, in compliance with RA 11934, an act requiring registration of subscriber identity module. So, tap nyo yan. Yung second checkbox, I would like to receive customized offers, recommendations, promotions from Smart through my contact details using channels such as SMS, voice calls, and email. I understand that this would require Smart to analyze my usage information to create personal profile about me. So ito, itong pangalawa, optional lang to. Pwede nyong, pwede nyong i-check, pwede hindi. Okay? Pag okay na, tap lang natin tong next. Okay, successful yung ating registration. You have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once SIM is fully activated. Please keep this control number as this will serve as your certificate of registration. So, screenshot natin to para meron tayong copy nung control number. So, okay. So, nakapag-register na tayo. So, sana may natutunan kayo dito sa ating ginawang tutorial kung paano mag-register ng SIM card, ng Smart SIM card dun sa SIM card registration portal ng Smart Telecom. At yan po yung ating tutorial kung paano mag-register ng Smart at Token Tech SIM card. Napakadali lang po, sundan nyo lang po yung video. Kung kayo po yung may natutunan sa ating video tutorial, please like and share this video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button at click nyo na rin yung notification bell para po ma-update kayo sa mga bago nating video tutorial. Yun lang po, maraming salamat.